Hindi ganun kadaling kumita, lalo na kung small YouTuber ka pa lang tulad ko. Doon ko na-realize yung halaga ng bawat piso, ganun, kasi sobrang hirap. Na-receive ko siya or dumating siya sa bangko noong February 23rd. Hi everyone! Welcome or welcome back to my channel! For today's video, share ko sa inyo yung naging journey ko bago ko nakuha ang aking first YouTube sahod. So medyo matagal-tagal yon. So ikukwento ko lang sa inyo kung ano ba yung mga ginawa ko, kung ano ba yung mga napagdaanan ko, at kung papaano ko na-reach yung kailangan i-reach. At kasama na rin dito ang pasasalamat ko dahil 2K subscribers na tayo. So without further ado, let's hop right into the video. Okay, so kwento-kwentuhan lang tayo dito sa video na to. Chill-chill lang. Yan, share ko lang ganon. Last August 2020, na-monetize ako. At nag-upload din ako ng video tungkol doon. Share ko doon kung paano ko na-accomplish yung mga requirements para ma-monetize. At ngayon, nandito na tayo dahil nakuha ko na ang aking first YouTube sahod. At ayun, last August nga ako na-monetize at ang kailangan ko nang gawin noong mga panahong yon ay maabot. Ang kailangan ko nang gawin ay maabot ang $10 dahil yun ang minimum para makapag-request ka ng first Google AdSense pin. Hindi mo pala yung i-request kusa yon na darating sa'yo or ipapadala sa'yo pag na-reach mo na yung $10. So, nagawa ko yon mga first week of September kasi nakuha ko na yung $10, naabot ko na yon. At kailangan maghintay ng 2 to 4 weeks bago dumating yung pin. At kung hindi pa naman dumating, pwede kang mag-request ng another pin. So, second pin na yon. Makakapag-request ka lang ng second pin pag nakalipas na ang 2 to 4 weeks. Ganun lang ang nagiging cycle nun. May apat na beses kang pagkakataon para humingi ng pin, pero magagawa mo lang yon hindi sunod-sunod na linggo. Kailangan laging lumilipas ang 2 to 4 weeks. So ako ang ginawa ko para mapabilis. Kada pagkalipas ng 2 linggo, nagre-request na ako agad. Parang kumbaga, inubos ko na yung 4 chances ko. Hiningi ko lang siya ng hiningi. Ni-request ko nang ni-request yung pin para dumating kasi lumipas na ang isang buwan, wala pa rin akong nare-request. Kasi lumipas na ang isang buwan, wala pa rin akong nag-receive ng pin galing sa Google AdSense. E di, ang gagawin ko na lang ay waiting game. Since ubus ko na yung 4 chances na pwede kang mag-request ng pin, wala na akong magagawa kung hindi maghintay. At sinasadya kong ubusin agad or parang hindi ko na pinatagal bago ako mag-request ulit ng another pin kasi ang bala ko talaga ay mag-manual verification. So, nagagawa lang ang manual verification pag nakapag-request ka na ng 4 beses. Pagkatapos kong nag-request ng 4 beses, tsaka ako ginawa yung manual verification at ang ginagawa lang doon ay napaka-dali lang. Kailangan mo lang ng at least 2 governance ID at kailangan yung address na nasa ID ay kaparehas ng address na nasa Google AdSense mo, Google AdSense account. Dahil pag hindi siya nag-match, hindi yun ma-verify. Kasi yun nga ang kailangan, diba? Kailangan nating ma-verify yung address natin na sa atin talaga yun. Yung manual verification, pupunta lang kayo sa troubleshoot. Troubleshoot ata yun. Tapos doon na, may kita nyo na, pag pinindot nyo na yung troubleshoot, may kita nyo naman na kung paano na ang gagawin ninyo. Doon nyo ipapadala yung ID na 2. At pag nasend nyo na, pag natapos nyo na yon, after ilang minutes, tsaka darating sa inyo na verified na kayo. Ganun lang kadali. Magkukusa siyang magwe-verify at mawawala na sa inyong Google AdSense account yung kailangan verify, chuchu, ilagay yung pin. Hindi nyo na kailangan ilagay yung pin kasi nga manual verification na yon, sila na ang gumawa. So, nung tapos ko nang na-verify yung account ko, wala na, I mean, hindi na ganun nakakabahala na, baka hindi ako ma-verify, ganito, ganyan. So, wala na ako sa point na yon. Ang sunod ko naman kinailangan gawin ay ma-reach ko yung $100 payout threshold. So, yun yung minimum bago mo pwedeng ilabas yung sahod mo. Ang daming tilaok ng manok. Sana hindi nyo naririnig. Anyway, balik tayo. Ayun nga, kailangan 100 yung pinaka mababa na pwede mo na siyang ilabas. Doon, medyo
Natagalan ako kasi ang hirap pala. Ang hirap pala. Doon ko na-realize yung halaga ng bawat piso, ganun. Kasi sobrang hirap kitain. Pero kere lang naman. Hindi ganun kadaling kumita, lalo na kung small YouTuber ka palang tulad ko. Kasi kukunti pa ang nanonood sa'yo at syempre, parang syempre i-skip pa rin nila yung ads kasi... Ganun yun eh. Habang hinihintay ko na maabot ko yung $100, syempre sige lang ako upload ng upload, pero may mga buwan na wala akong upload or iisa lang ang upload ko. Upload. Pero yung pag-pronounce ko, sorry na agad. May mga buwan na iisang upload lang ang nagagawa ko dahil may mga problema, ganun-ganun. Kaya mas lalong bumababa at mas lalong nahihirapan akong kumita. Pero hindi ko masyadong inaano yun. Parang hindi ako nagpapa-apekto doon kasi kung ganun lang yun, di ganun lang, wala naman akong magagawa. Basta ginagawa ko lagi ang best ko, goods na yun, di ba? Next naman na ginawa ko ay inasikaso ko na kung paano ko ba ma-receive yung payment ko. Kasi kung aware kayo or kung nabalitaan nyo, matagal nang wala ang Western Union sa matagal nang wala ang Western Union sa pagpipilian na pwede mong matanggap yung pera. Gets nyo ba? Basta yun. Ang meron na lang ay wireless transfer at check. Ayun. So, ang pinili ko ay yung wireless transfer or yung bank transfer. So, basically, i-transfer lang o ipapadala sa banko mo yung sahod mo. Ganon. Yun yung pinili ko kasi mahirap yung cheque. Eh, ang tagal-tagal dumating nun, lalo na kung dadaan pa siya sa post office, eh, dun nga nanggaling yung Google AdSense pin na matagal ding dumating. At ito, habang hinihintay ko na matapos ko na talaga yung $100, nagsidatingan yung mga pin na ni-request ko. Unang-una kong request na pin ay dumating noong January 7. Hanapin ko kung saan siya. Ito yon at binuksan ko na. So, ganito ang itsura niya. At sa likod, nandun lang... Ay! Address ko pala yun, sorry. At ganito ang itsura sa loob. Ganyan, so ilalayo ko na lang. Pare-parehas lang naman sila ng pin. Kasi, sabi ko nga, inubos ko yung apat na beses na pag-request. Pisaya ka, girl. Inubos ko yung apat na chances ko sa pag-request ng pin. Hindi ko rin inakala na darating silang apat sa akin. Ito yung apat na na-request kong pin at dumating din silang lahat. Ang last kong na-receive ay nung February 2. Ayan, so yung dumating sila, hindi ko na sila kailangan kasi tapos ko lang na-verify yung account ko at naghihintay na nga lang akong matapos ko yung $100. So, remembrance na lang sila. Nakapagtataka nga dahil yung huling dumating sa akin ay nabuksan na, samantalang ang nakalagay dito ay... Important documentation enclosed. So, ganito siya. Hindi nyo mababasa. Huwag nyo nang basahin. Basta, ayan siya. Tapos, ayun, siguro nagtaka na yung nagde-deliver. Bakit ang dami yung nagde-deliver na ganito sa bahay. Kaya ganyan, no? As in, open na open siya. Tapos, kitang-kita na yung pin sa loob. So, hindi ko na... Parang okay lang sa akin yun. Kasi wala naman na siguro silang magagawa doon. Not sure. So, 6 digits ang pin na kailangan nyong ma-receive at yun ang i-enter nyo sa inyong Google AdSense account para ma-verify yung account ninyo. At makapagsimula na kayong ma-receive yung payment nyo once na naabot nyo na ang payout threshold or yung minimum payout threshold. Every 11th of the month, doon nag-update yung Google AdSense account ninyo kung ilan na ba ang laman ng inyong account. I mean, kung ilan na ba yung sasahuri nyo. So, nung February 11, doon ko na nakita na tapos ko na at lumampas na. At, na-receive ko siya or dumating siya sa bangko nung February 23. So, ganun siya. Dapat nga February 20, pero pumasok siya nung February 23 kasi binalitan ko na yung pangalan ng bangko kasi parang mali ata nung na-type ko nung una kaya hindi siya agad-agad dumating nung Feb 20. Tapos nung Feb 22, tsaka ko siya pinalitan kaya ayun, na-receive ko siya kinaumagahan. Tapos, withdraw, ganun. Hindi na din ako pala nag-vlog na yung, oh, first YouTube sahoy, kukunin ko na, gento, ganyan, yung kasama pa kayo sa labas-labas. Kasi nga, doon sa bangko, hindi naman pwedeng mag-vlog, hindi katulad sa Western Union na free ka mag-video-video dyan, ganun-ganun. So, wala akong may papakita sa inyong mismong cash kasi...
Okay. So itong video na to, gusto ko lang din pala magpasalamat sa lahat ng nanonood sa akin. Kahit na kukunti lang kayo, na-appreciate ko kayo. Wow! So maraming maraming salamat kasi kung di naman kayo nanonood, walang magpe-play nung ads, walang papasok na revenue sa akin, di ba? So thank you so much. At pati na rin sa mga hindi nakasubscribe, maraming salamat kasi kung titignan nyo, I mean, hindi nyo pala makikita. Ako kasi nakikita ko na halos 70% ng mga nanonood sa akin ay nanggaling sa mga hindi nakasubscribe. Kaya maraming salamat pa rin kasi meron pa rin kayong ambag. So kahit hindi kayo mag-subscribe, basta nanonood kayo, maraming salamat. At syempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga nakasubscribe dahil 2,000 subscribers na tayo. Masaya na ako doon kasi wala lang. Masaya na ako doon, basta masaya ako doon kasi masaya din ako sa ginagawa ko. So, ayun. Kaya kahit 2,000 pa lang tayo, I'm so grateful na. Wow! English yun! Sana wag kayo mag-asawang manood ng mga videos ko, ng mga reviews ko, at kung ano pa ang ina-upload ko sa aking YouTube channel. Okay, so yun lang yung gusto kong sabihin. Gusto ko lang din talagang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat. So that is it for this video. If you like it, please give this video a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell button beside it to get notified whenever I upload a new video. Again, I am Camille Velasco. Thank you for watching. Bye!